Actually, talo po ang Smartmatic sa bidding ng COMELEC. Kagabi lang ito lumabas yung balitang ito. Talo po ang COMELEC, ulitin ko, sa bidding ng COMELEC. Pero ang ginawa po ng COMELEC ay dinisqualifika po nila ang lowest bidder upang maibigay ang kontrata sa Smartmatic. Matagal ko na pong sinasabi sa inyo mga kababayan na ang riding in tandem na pumapatay po sa demokrasya ng ating bansa ay itong tandem ng COMELEC at Smartmatic. Hindi pwedeng mangyari na si Smartmatic lang ang mandadaya. Kasabwat po talaga ang COMELEC dyan. So ito na nga po, talo po ang Smartmatic sa bidding, pero nagawan po ng paraan ng COMELEC ng Special Bids and Awards Committee Automated Election System. Dinisqualifika po nila ang lowest bidder para maibigay po sa Smartmatic ang kontrata at para magpatuloy ang dayaan sa 2022. Ito na po ang pasiunang pinakita sa atin ng COMELEC. Ang kontrata pong ito ay may approved budget of contract na 660.7 million pesos mga kababayan. 660.7, ito po million. Ito po ang budget ng kontrata. Ang kontrata po ay para po sa pagkumpuni, refurbishment ng 97,345 vote cheating machines. Ito po yung mga makina ni Smartmatic dati na binili natin, inarkila muna, tapos binili, binayaran, dalawang beses po binayaran ng Smartmatic dito, at pagkatapos ng dalawang halalan, wala na po, sira-sira na po, kaya kailangan pong i-refurbish, kailangan pong kumpuniin. So ito po, gagastos ulit tayo ng 660.7 million. Yun po ang kontrata, ang approved budget of contract. Plus kasama po dyan ang pagbili ng 109,745 SD cards para sa main SD cards ng mga makina at 109,745 din na backup SD cards. So dalawang SD cards, yung main SD cards saka yung backup SD cards. So 109,745 pieces bawat isa, bawat main at backup. And kasama din po dyan ang 250,000 pieces ng cleaning sheets, panglinis ng makina. So pinaghandaan po talaga ng COMELEC dahil alam nila yung mga makina ng Smartmatic, yung vote cheating machines ng Smartmatic, hindi na po talaga reliable yun. Hindi po natin alam kung gaano karami ang masisira sa araw ng halalan. Pero that is part of the cheating game. Now, ito po yung kontrata ha. Now, ang Smartmatic po, ang kanyang bid price po. So ito po yung tender po niya, tender. Yung hinulog po niya doon sa bidding. 637.4 million pesos. Yun yung sabi ng Smartmatic, ito yung babayaran niyo sa amin. 637.4 million. Hindi sila lumagpas sa approved budget of contract kasi hindi ka dapat pwedeng lumagpas sa ABC, approved budget of contract. 660.7 million. So, hindi pwedeng lumagpas si Smartmatic, 637.4 million. Meron pong isa pang bidder. Ito po yung Pivot International Incorporated, PowerServe Incorporated. So, gamitin na lang po natin yung acronym PIIPSI. Or PSI na lang, PowerServe Incorporated, PSI. Ang bid price po nila ay 490 million lamang. Okay? Linawin natin uli ha mga kababayan. Ang bid price ng COMELEC ay ng Smartmatic, cheater killer Smartmatic, 637.4 million pesos. Ito ang dapat bayaran ng COMELEC kung sila ang mananalo. Pero si PowerServe, ang kanya ay 490 million lamang. So, ang diferensya po ng dalawang bidder ay 147.4 million pesos. Mas mura po si PowerServe ng 147.4 million pesos. Ito po yung savings ng gobyerno dahil sa bidding. So, panalo dapat si PowerServe kasi ang kanyang presyo ay 490 million lamang. 637.4 million kay Smartmatic, mahal ng 147.4 million pesos. Pero ito na nga ang ginawa. Talo nga si Smartmatic kasi mahal sa kanila. 637.4 million sa kanila, mahal. Mas mura si PowerServe by 147.4 million. Inuulit-ulit ko po ito para maintindihan po ninyo. Mura si PowerServe, pero dinisqualipika po sila ng COMELEC, Special Bids and Awards Committee.
Dalawa po ang grounds for disqualification. At dito po, alam ko magagalit po kayo dito pag narinig po ninyo. Na-disqualified po ang lowest bidder dahil po wala pong zero or dash ang kanilang bid documents. Kulang ng zero or dash. Kasi po, ang sabi ng COMELEC, dapat may nakalagay zero or dash kung walang presyo. Hindi po nila nilagyan. Walang zero, walang dash. Kaya dinisqualify po sila ng COMELEC. You see, walang kwenta ang rason ng COMELEC para i-disqualify ang lowest bidder. Walang kwenta, mga kababayan. Hindi po malulugi ang gobyerno kung walang zero o walang dash ang bid documents. That's plain and simple. Diba? Tapos, ito pang pangalawa. Yung pangalawang grounds for disqualification is that hindi raw nilagyan ng separate price ng PowerServe ang kanilang SD cards at ang cleaning sheet. So, wala daw presyo na nakalagay para magkano ang SD cards at magkano ang cleaning sheets. In other words, single calculated bid ang hinulog ng PowerServe. Isang buong presyo lang for the refurbishment, yung pagkumpuni ng mga vote cheating machines, 97,345 vote cheating machines. And then 109,745 times 2 SD cards, main and backup, at 250,000 cleaning sheets. So isang bid price lang ang binigay nila, 490 million pesos. So kasama na lahat yun. All in, single calculated bid. So ulitin ko, dalawa ang grounds ng COMELEC kung bakit nila dinisqualify ang lowest bidder. Walang zero, walang dash ang kanilang bid documents, at walang separate price ang mga items. Pero si Smartmatic din ay nag-submit din ng single calculated bid. So in a way, pareho lang sila. Si Smartmatic, single calculated bid at 637.4 million. Si PowerServe naman, 490 million single calculated bid. Siguro kay Smartmatic may zero at dash, kaya hindi na-disqualify. Ang na-disqualify ay si PowerServe dahil kompetensya ni Smartmatic. Ayaw nila na ibang kumpanya ang magpapatakbo o magkumpuni ng mga makinang ito. Ayaw nila na ibang kumpanya ang magbibigay ng SD cards dahil kaakibat ni COMELEC si Smartmatic sa pandaraya sa eleksyon. Mula pa noong 2010, 2013, 2016, 2019 elections, kumita po sila dyan ng limpak-limpak, bilyon-bilyong salapi. And I'm very honest about this. Sinasabi ko po sa inyo, because itong dayaan ng COMELEC at Smartmatic, nahuli ko na po ito noong pang 2010 until today. Now, nag-file po ang PowerServe ng motion for reconsideration sa COMELEC, at dito po tayo makakatulong para sa bayan, mga kababayan. Itong disqualification po, nakikita po ninyo, zero, dash, yun lang ang dahilan, napakababaw po. Pero 147.4 million pesos ang gagastusin na dagdag na gagastusin ng gobyerno para lang maibigay ang kontrata kay Smartmatic. Hindi ba tayo magagalit dyan, mga kababayan? Ang pera ng gobyerno ay galing po sa inyo. Galing po sa ating lahat. Direct taxes, income tax, indirect taxes, value-added tax. Araw-araw po tayo nagbabayad ng pera sa gobyerno. At ito, nilulustay, winawaldas ng COMELEC. Mas mahal na nga si Smartmatic, mandaraya pa ang makina nila, mandaraya pa ang sistema nila, bibigyan pa sila ng dagdag na 147.4 million pesos. Dinisqualify ang lowest bidder para maibigay kay Smartmatic ang kontrata at masiguro ang dayaan sa 2022. Ayan, kitang-kita na po ninyo yan, mga kababayan. Hindi lang naman ako nagsasabi dito sa kontratang ito sa pagdisqualifika ng lowest bidder. These are facts. At makikita ninyo, mapag-isip natin, bakit kailangang ibigay kay Smartmatic na mas mahal ng 147.4 million pesos? Bakit si Smartmatic talaga bibigyan ng COMELEC? Ano bang meron sa Smartmatic? Simple lang po, mga kababayan. Gumana ang kanilang dayaan noong pang 2010, 2013, 2016, 2019 at gagamitin uli yan sa 2022. Kapalit ng bilyon-bilyong pera na ibabayad sa kanila ng mga pulpul na politiko, magnanakaw na politiko, mga walang kwentang politiko na nagpaparusa, nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. So, ito, typical example po ito. So, hindi lang po, dati na-disqualify po ito. Ibibigay ko po sa inyo itong facts na ito.
Noong 2015, si Andres Bautista ang chairman ng COMELEC, na-disqualify po itong Smartmatic. Mas mabigat pa ang grounds for disqualification. Una, wala po silang valid articles of incorporation. Mabigat po yan because if you have no, kung wala kang valid articles of incorporation, you have no legal personality to join the bidding. So wala kang karapatan na sumali sa bidding ng COMELEC kasi wala kang legal na personalidad, kasi wala kang valid articles of incorporation. Yan po ang Smartmatic noong 2015. At nung nag-demo po sila ng kanilang unit, pumalpak po ang kanilang unit. Noong 2008, umusok pa ang kanilang makina, pero pinalusot po ng COMELEC. Natandaan ko, noong 2008, nandoon ang testigo, nakita niya, umusok ang makina ng Smartmatic, pero Smartmatic pa rin ang kinuha ng COMELEC. Noong 2015, na-disqualify po ang COMELEC dalawang grounds. Walang valid articles of incorporation at pumalpak po ang demo unit nila. Pero si Andres Bautista ang nakupong chairman ng COMELEC. Binaligtad po ito sa panahon ni Noynoy Aquino. Nung dumating po dito ang kanilang chairman ng Smartmatic na si Lord Mark Malok Brown, ang political adviser ni Corazon Aquino noong panahon ng 1986 presidential elections. So, kinausap si Noynoy sa Malacanang at alam kong nag-usap sila kasi si Lord Malok Brown mismo ang tumawag sa testigo ko. Ang testigo ko nakipag-usap sa akin at sinabing si Lord Malok Brown ang tumawag sa kanya nung nandun na si Lord Malok Brown sa Singapore. Galing pala siya ng London, pumunta rito sa Manila, then dumiretso sa Singapore. Nung nandun na po si Lord Malok Brown sa Singapore, tumawag po siya sa testigo ko. Sinabi niya nagkausap sila ni Noynoy Aquino sa Malacanang. At itong testigo ko, sinabi po sa akin, personal, at naniniwala po ko sa testigo nito dahil dating congressman ito at malapit kay Noynoy Aquino. So, binaligtad po ni Andres Bautista ang disqualification ng Smartmatic at sila po ang naghawak ng 2016 elections. Natandaan ninyo, kinalikot ang transparency server at nanalo si Ginang Robredo bilang vice president. Nanalo po si Ginang Robredo bilang vice president nung panahon ni Andres Bautista na pinilit ang Smartmatic na siyang gagamitin sa eleksyon. Kinalikot ang transparency server at voila, nanalo si Lenny Robredo at natalo ang nangungunang si BBM or Bongbong Marcos. So, mga kababayan, ano pong magagawa natin dito? Parang sinampal tayong lahat nito. Buong sambayan ng Pilipino, parang sinampal talaga tayo left and right nitong manipulasyon ng COMELEC at Smartmatic. So anong magagawa natin, mga kababayan? Mag-ingay po tayo ng husto. Ininsulto na nga tayo, nanakawin pa ang pera natin, nanakawin pa ang boto natin, at hahayaan lang po ba natin sila na gawin nila ito sa atin over and over again? Tandaan po ninyo, mga kababayan, tingnan po ninyo ang inyong mga anak at inyong mga apo. Hindi po sila makakapaglaban para sa kanilang kinabukasan. They cannot fight for themselves. Ito mga anak natin, mga apo natin, they're still so young. Tingnan niyo po sila. Hindi po nila kayang lumaban para sa kinabukasan po nila. Pero kayo at ako, kaya po nating lumaban ngayon at magkaisa. At yun po ang gagawin natin. Mag-ingay po tayo, iparating po natin sa ating Pangulo na ayaw po natin ng ganitong manipulasyon sa ating eleksyon sa bidding process po. Kasi 147.4 million pesos is napakalaking pera po na pwede po natin ipatayo ng mga paaralan o patayo po natin ng quarantine facilities or pambili po natin ng bakuna para sa COVID-19. Bakit natin ibibigay kay Smartmatic? Para lang ibigay sa mga incheck na gagawa ng mga vote cheating machines nila? Huwag po natin hayaan ito, mga kababayan. We stand together. We bond ourselves together. Magkaisa po tayong lahat at mag-ingay po tayo dito sa social media. Tumawag po tayo sa Presidential Complaint Center at iparating po natin ang ating mga hinanaing tungkol dito sa manipulasyon ng COMELEC at Smartmatic. At sa mga nakikinig po o nanonood pong ang mga abogado, pwede po tayong mag-demand sa kanila ng kopya ng kanilang kontrata para makasuhan po natin ang Special Bids and Awards Committee, ang lahat ng kasapi ng Special Bids and Awards Committee. This is the time to stand and fight. Pwede pa tayong humingi ng kopya ng kanilang kontrata because these are public documents, mga kababayan, these are public documents.
Kapag hindi po nila ibibigay sa atin, kasuhan na po natin ng obstruction of justice. May kulong po yan. Criminal po ang violation of PD 1829, obstruction of justice. Targetin na po natin, mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga abogado. Hindi ko po kayang ako lang pong mag-isa. Ako, isa lang po akong abogado, pero meron pong maraming abogado sa labas ng opisinang ito, sa ating buong bansa, marami pong mga abogado na mga idealistic at may kayang lumaban. So, kumuha po tayo ng kopya ng kanilang dokumento, public documents po yan, kasuhan po natin ng obstruction of justice kung hindi po ibibigay nila, at kasuhan natin ng administrative at criminal na kaso ang mga kasapi ng Special Bids and Awards Committee, dahil malinaw naman po na pinilit talaga nila, minanipula talaga nila na ibigay ang kontrata kay Smartmatic. This is grossly prejudicial to the best interest of the service. Grossly prejudicial to the interest of the Filipino people. Kasi 147.4 million, napakalaking pera po yan. Magagamit po natin sana yan at huwag po nating iwaldas. Dahil marami sa ating mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno dahil sa COVID-19. So huwag po nating ibigay kay Smartmatic. Huwag po nating hayaan, mga kababayan. So we can start from here. Mag-ingay po tayo, iparating po natin sa COMELEC at Smartmatic na ayaw na po natin sa kanila. Iparating po natin sa ating mahal na Pangulo na umaksyon po dito sa pagmanipula ng bidding process na ito. Kasi ako personally, hindi po ako naniniwala na substantial ground ang zero at dash sa bidding document. Walang kwenta pong rason na yan. Wala pong kwenta ang ground na yan. Zero at dash lang po. Wala pong silbi yan. Pinilit lang po yan dahil gustong ibigay ang kontrata kay Smartmatic. At yung presyo po ng SD cards at cleaning sheets, kung kasama na po yan sa buong calculated bid po nila, wala pong problema. Ang mahalaga po, na-save po ng gobyerno ang 147.4 million pesos. At hindi po maibigay ang kontrata sa Smartmatic at hindi tayo madaya sa darating na halalan. So, mga kababayan, these are satanic forces at play. Hindi, I will not mince word. These are satanic forces at play. So I ask you to pray. Magdasal po tayo, humingi po na tayo ng tulong sa Diyos kasi hindi po natin kaya ito on our own. There's a greater power who can help us. I believe in my God and I know you are. You will. You also do pala. So magdasal po tayo at gumawa po tayo ng ating sariling hakbang kasi hindi naman po bababa ang Diyos para gawin po ito para sa atin. We have to do our share. Gawin po natin ang nararapat, lumaban po tayo para po sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa ating kinabukasan lahat. Huwag na po tayong magpadaya nitong Smartmatic at COMELEC. Ito talaga ang riding in tandem na sumisira ng kinabukasan ng isang buong sambayanan. Babalik ulit ako sa isyong ito, mga kababayan, sa mga susunod na araw. Gusto ko lang pong linawin din yung paratang po ng kampo ni Smartmatic at Lenny Robredo. Magkapareho po yan sila. Ibang topic po ito, mga kababayan. Magkapareho po itong kampo ni Lenny Robredo at Smartmatic. Ang talking head po nila ay si Attorney Emil Marañon III. Ito po yung abogado ni Lenny Robredo. At ang paratang po nila ay si Senator Aimee Marcos daw ang nag-insert ng provision sa budget na tanggalin yung safeguards ng election system. Hindi po ako naniniwala dito. Kapag sinabi pong si kampo ni Lenny Robredo at si Smartmatic, sorry guys, wala pong katiwatiwala sa mga sinasabi nila. And I believe honestly kay Senator Aimee Marcos, hindi po niya gagawin yun. Siguro ang insertion ay tanggalin yung provision na siyang rason kung bakit namonopolya ng Smartmatic ang ating eleksyon, ang mga kontrata. Meron po dyan, unang-una, yung provision po na yung election system na gagamitin po natin ay dapat po na testing sa isang national elections. Yan, that's one provision. I think yun ang pinatatanggal ni Senator Aimee Marcos, kung totoo man na pinatatanggal niya, na yung election system ay dapat nagamit na sa isang national elections. So, ito ang ginagamit na provision ng Smartmatic para walang kumpetensya. Kasi sila lang ang may system na na-testing na sa previous election.
So lahat ng panibagong mga kumpanya na sasali, disqualified automatically. Yun ang ginagawa ng Smartmatic. Pinadi-disqualify niya yung kanyang mga kalaban. Kaya Smartmatic palagi, namonopolya ng Smartmatic ang ating eleksyon, ang mga kontrata ng ating eleksyon. Dahil pinadi-disqualify nila ang kanilang mga kalaban. Ito, si Patas. Patas ay election system na gawa ng mga Pilipino. Anong sinabi ng Smartmatic? Hindi na testing yan sa national election. Pero mind you, mga kababayan, mandaraya itong Smartmatic, sinungaling pa. Noong 2016 elections, sinabi ng batas na ang election system na gagamitin ay na-testing sa isang national election. Ang ginawa po nila, nag-submit po ang Smartmatic ng certification ng Elections Commission sa Bulgaria, na ginamit yung system nila doon sa Bulgaria, na pag-alaman namin na hindi pala yung system na ginamit sa Pilipinas, hindi yung system na ginamit sa Bulgaria. Nilinlang tayong lahat at nagpalinlang naman ang numero ng bobong COMELEC. Ang ginamit po sa Bulgaria ay Direct Recording Electronic. Ito po yung ibang sistema ng election system. Direct Recording Electronic ang ginamit sa Bulgaria. Yun ang sinertify ng Bulgarian Elections Commission at sinumiti sa COMELEC. Pero ang ginamit po natin dito sa Pilipinas ay Optical Mark Reader Technology, hindi DRE. DRE ang sinertify ng Bulgaria, pero ang ginamit sa Pilipinas ay OMR. So hindi po magkapareho, nilinlang po tayo ng Smartmatic na ito. So, at ito naman COMELEC, dahil kasabwat, tikong bibig, tinanggap, hook, line, and sinker. So sa tingin ko, ito ang pinatatanggal na provision doon sa insertion sa budget. Natanggalin yan kasi iyong provision na yan ang ginagamit ng Smartmatic para mawala ang kompetensya, para sila ang may hawak dahil gusto nila magkapera sa dayaan sa eleksyon. So yun ang totoo. At ang nagpabida nito ay si Attorney Emil Marañon III, ang abogado ni Lenny Robredo, pabor kay Smartmatic. Lahat ng sinusulat sa Rappler ay pabor kay Smartmatic. Now ito, mga kababayan, nakikita na ninyo. Pinipilit nila ang kontrata na maibigay sa Smartmatic kahit talo sa bidding. Talo kasi 637.4 million ang bid price nila. 490 million lang si PowerServe. So nangyari na po ito dati pa. Ginawa na rin po nila ito. Ngayon, wag na po tayong pumayag, mga kababayan. Mag-ingay po tayo simula ngayon sa social media hanggang umabot po sa ating mahal na Pangulo para mabigyan po ito ng aksyon, para hindi po matuloy ang pagbigay ng kontrata kay Smartmatic at maibigay doon sa actual lowest bidder, ang PowerServe. Wala pa kong pinapanigan sa kanila. Kung sino ang lowest bidder, dapat yun ang mananaig sa bidding. So, hanggang sa susunod, mga kababayan, antabayanan lang po ninyo sa mga susunod na araw yung mga explanation ko dito sa mga kontratang ito. Tandaan po ninyo, mga kababayan, we should bound ourselves together. Magkaisa po tayong lahat para pigilan po ang dayaan.